guys, marami kasing nagtatanong kung saan daw po pwedeng ibenta yung mga old coins nila, no? Alos yung may content tayo, nagtatanong sila saan ba po pwedeng ibenta ang mga old coins, di ba? At siyempre, kung kayo po ay magpo-focus sa pagbibenta at talagang kakaririn nyo ang pagbibenta, sundin nyo po itong ating content. Alright guys, mamaya mag-subscribe po kayo at mag-join sa membership natin. May katanungan din, siyempre. Ang tanong din, no, ang inyo po bang mga old coins ay karapat dapat po bang bilhin, no? Kasi marami sa inyo ang mga old coins ay talagang masasabing old na nga talaga. Old na nga, 'di ba? Tapos talagang pati yung condition ano na, no? Wala na, siyempre may mga kategoryang hinahanap itong mga buyer. Natural po yun, no? So ito, may mga website dito. Yan. Coins Philippines, philippinescollectors.com. Isa-isahin natin. At kung may Google naman kayo, gamitin po ninyo yung inyong mga internet, guys, para makapag-search ng mga buyers. Ayan, sa YouTube, marami. Piliin nyo lang yung legit, hindi yung exaggerated ng mga pricing, no? Ito, buying old coins. Coins and currency, Metro Manila o Philippines yan. Ito, eBay. Philippines coins for sale, eBay. Ito madalas nating sinasabi yan, di ba? eBay, pwede. Ayan, ito. The number one highest value Philippine coin to sell at. Ayan yung mga website, no? Buy old coins, collector, Calabar Zone, at may number pang iniiwan dyan. So, mamimili na lang kayo dyan, guys. Kung sa tingin nyo, o kung kahit di kayo mamili, isa-isahin nyo lahat kung talaga meron kayong mga old coins dyan na karapat dapat ibenta at sa tingin nyo talagang merong value, no? At guys, no, kung halimbawa ang ito ang inyong napiling pagtanungan, click nyo lang yan. Tapos may mga instruction dyan. Kung wala pa kayong Facebook, mag log in, no? Click nyo lang yan. Kung wala pa kayong Facebook, gumawa ng bagong account, click nyo lang din yung green na yan. Pero kung meron na, pwede naman din kayo mag log in na lang, no? Para makapasok kayo sa kanilang mga website. Okay, so ganoon lang naman po kasimple. At pwede nyo rin i-directa dito sa message na yan, yung messenger na yan. Kung kayo po ay gusto mag-inquire muna, no? Tatanungin nyo muna kung legit ba or active yung isang website ng umibili. At pwede nyo rin i-directa, no? I-directa, magtanong po kayo. Ayan, may mga pagpipilian kayo dyan, diba? Pwede na rin kayong mag-type mismo ng katanungan ang gusto nyong itanong sa kanilang mga website. At may mga website na yan, minsan meron silang mga rules dyan, no? Sundin nyo lang. At kung halimbawa magtatanong kayo, ganito lang, kasimple yan. Be respectful lang kayo sa itatanong nyo para hindi ma, diba? Kasi iba dyan, stricto. Halimbawa ganyan, magtatanong kayo, type nyo lang, no? Good day po. Pwede po ba mang utang sa inyo? Ayan. Hindi po. Pwede po ba mang utang sa inyo? Example lang yan, guys, no? Siyempre naman, alam nyo naman siguro yung inyong itatanong. At pwede kayo mag-send ng mga picture kung ano yung coins na gusto po ninyong ipagbili sa isang website. At syempre, hintayin nyo mag-reply. At kung hindi kayo kontento, lahat ng website na makikita nyo sa Google, tanungan nyo na, inquire nyo. Basta sinasabi ko sa inyo, yung inyong mga old coins ba ay sa tingin nyo karapat dapat. Pero kung sa tingin nyo hindi na po mabibili yan, sarili nyo na lang, i-keep nyo na lang po muna. Pero yun nga, lahat naman tayo may karapatan. Pwede pa rin mag-inquire, di ba? Wala naman masama eh. So ayan, ang buwan natin content, saglit lang naman ito. Maraming salamat, mag-subscribe at i-on notification bell para updated. God bless po.